Sa mundong tulong kami makaalagad kaninyo, aniamong ito'y pagbugna kining tulumanon ni Doktora Abogada Lourdes Lebres Rosaroso nga naguluhan. Ang akong solidaridad. Kini ang akong solidaridad. Once again, this is Dion Carlos Pasaptako. It's another vlog po. At this time, pinaka-importante po na share ako na vlog. It's because atong i-celebrate ang birthday sa founder sa St. Paul College Foundation Incorporated. She is my previous boss. So, ako siyang pinakauna nga amo sa teaching life na po. Mas ilhado siya sa iyahang programa sa DYHP na kini ang akong soliran. So wherever you go guys, din sa Central Visayas, o sa atong maabtan sa iyang broadcast, ilhado kayo siya tungod sa anang nga programa. So paan man guna siya nga programa, ang intention niya is para mo tabang, mo advice, tapos mo tabang. Aside sa anak niya, napod siya yung mga gipagtabangan. Air na siya for 35 years. And to remember also, Dr. Rosa Rosso, born last February 11, 1935, and she died last August 2010. So during my employment din sa iyang school, so naabtan pa na ako siya. So the best na amo. So daghan kay makastorya ana. So mao nang gituyo gini na ko siya og vlogs because I know that many of the nurses now working abroad, local and abroad, is a product sa St. Paul College Foundation Incorporated na mga IT natin na nasa ibang bansa na rin nagtatrabaho yung iba at saka yung iba is nandito lang sa local. Why I knew, it's because I still have a communication with some of those students na naging successful sila. So sila ang produkto sa St. Paul College Foundation Incorporated na pinatakbo po ni Dr. Lourdes Rosaroso. So mayroon siyang anak, anim na anak na katuwang niya ayan sa buhay. Well, anyway, kung sino po yung makakita nito or sa kinsa man na makataan nga vlog, makaremember din mo ni Dr. Rosa Rosa. So the good thing also about Dr. Rosa Rosa, guys, it's because hindi lang po kasi sa radyo siya tumutulong. So marami din po siyang tinutulungan sa likod. So nung panahon na buhay pa siya, marami siya tinutulungan na only lang sa radyo. So inuulit-ulit ko yan dahil po napatunayan po yan eh. Kasi marami po siyang, marami pong nagtumatawag, naghahanap kung nasaan na siya. So sa mga hindi pa po nakakita sa kanya, ito po yun si Dr. Rosa Rosa. So siya po yung host po, uulitin ko po sa kini ang akong suliran na nasa na ino-on air sa DYHP po, Central Visayas. Basta sa hapon po ang airy ng programa niya. So dito sa school niya may ginagawa po siya ng museum. So may museum po kung saan nakalagay yung mga gadget niya. So this is our beloved Dr. Lourdes Rosaroso. So if you can remember guys, gusto ko po na mag-comment po kayo sa baba na I remember Dr. Rosaroso. I knew Dr. Rosaroso. I love Dr. Rosaroso. So para sa kanya po programa na kiniya na akong suliran. So I'm very thankful po at least naging part po ako sa kumpanya niya. Naging part po ako sa pinatakbo niya pong paaralan. At dito ko po na mold yung teaching skills ko po for more than it's about 10 years po. Ayun. So dahil po yan sa tulong po ng aming amo, ng boss po namin, na pinakamabait na boss po namin na kung makilala nila siya personally, ay naku po, wala kayong pagsisisihan. Masasabi nyo na worth it po kasi yung mga teaching niya sa amin is nagagamit namin hanggang ngayon. Even we are working in some other companies like me now. I'm no longer active in teaching but I can still remember all this mga advices na sinasabi niya kasi open siya sa lahat, especially when it comes to how to deal with people. Actually, mayroon pa po akong dito eh. Ginagamit na kodigo para lang po talaga hindi ko makalimutan.
So she was a lawyer and a doctor, as well as an owner of St. Paul College Foundation Incorporated, with branches in different parts of Metro Cebu. Rosa, Dr. Rosa Russo was popular for her program, Kiniyang Akong Suliran, which ran for almost 25 years. As I mentioned earlier, ayun. So ito po yung mga gamit niya noong panahon na active pa po siya doon sa radio niya. Ayan. So naka-preserve siya. So malaki rin pasasalamat namin sa mga anak niya. At least nilagyan po siya ng ganitong setup para po sa mga modern, I mean para po sa mga kabataan ngayon na maririnig na lang nila si Dr. Rosa Russo according to their parents sa Kiniang Akong Suliran na pinaka-the best talaga na tagapayo po. Ayan. Here in Central Visayas. Ayan, so para po makita niyo pa lahat sa mga hindi po nakakikilala ni Doktora at para dun sa mga nakarinig lang sa kanya sa radyo, meron po akong video na ipi-play pagkasunod po nito at sana po ay panuorin ninyo at sana po ay mag-share din kayo para po maalala natin ang kanyang kaarawan. So once again, happy birthday to our late founder of St. Paul College Foundation Incorporated, Doctora Lourdes Rosa Russo. Ayan. So she's celebrating her birthday on February 11. Sa buong tuyo ang kami mag-aalagad kaninyo, aniya mo ito yung pagbunga kinintun na noon ni Doktora Abogada Lourdes Lebres Rosa Russo na nag-uluhan. Maikso na itong sawaan ang suplano ni Mark, 49 years old, Minyo, taga Davao City. Ang pansan daily ni Mark nagtrabaho isip sa itong pagkailugsod ng kalibutan. Gikilawaan at ang daan sa itong suliran. Ang suliran ay kabahin sa itong nadlang panginabuhiya. Apanan din ang suliran na dili naman napasaan na ikaw. Nagkinahanglan kagkatabang naroon sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kinagatong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Mayadlaw kini mo Doktora ug Abogada Lourdes Lebres Rosa Russo. Ingon man sa tanang paminaw karon. Tawagalan ko sa ngayon nga Mark, 49 anyos ang pangidaron. Kung tumidi ka ang kinigay kong suliran, tuloy, di ako magpuyo sa Davao City. Pagaroon hindi yung sabtan, ingon na yung mga pangita mo. Yag tong 2005 nagsugod ang kanya. Ano mali? Ilabihan yung kapulyan at yung debate. Pag-abot ko din ko sumay, huwag ko magkano. Didiritso ko ka to. Pagka-ugma sa hapon, kamay oras akong tambong strong, daghan sa akong mga kailan sa dapit, din ko mag-duty isip security guard, ang kamatlong sa akong mga mata na nagpuha. Abi ko nagtiaw lang sila. Apan sa dinang misuod ko sa CR, nagkita ko sa samin ang akong mga mata. Nagpuha to. Naglibog man ang doktor na nag-check up ni mo kung naunsag imong mata. Kaya negative man ang result sa ilang pa-check up ni mo. Dalit mo to, umuwag kong sakit. Ibrahim, mabuaks ka sakit, kaya akong uho. Huwag makita sa kayo na nagsigit agas na akong luha. So, banga ang itong doktor ang duwag itong dula na to. Banga to. No. Dantara itong doktor. O, ang saka kung magpahiling ka sa albularyo, huh? Basta nung may nasadaan ka. O, sa? Hindi ko matuwa na eh. Ayun lang. May itatag lang, doktor. Batid alam sa mga mata. Specialista. Sige, magpasa ka ng opinion, Tadong. Dada ko nga to sa ophthalmologist. May glaucoma ka. Oh, glaucoma, doktor? Tabangin taon ang akong bahana, do. Nga mamaayos siya. Luwas sa taon siya na dili mabuta, do. Mister, i-refer ko ikaw nga to sa laing doktora, ha? Nga maayo yun yan ang sakita. Sige, doktora. Salamat. Kinsa man, doktora? Ay, nasad na iyang klinik, do. 7 months ka nang nagsigig tumaro tambalan sa imong mata. Mabalik ta sa doktor ni mo. Sige na eh. Kaya huwag ko ikaw yun sa unang mga tambal na itong tumal. Glaucoma with uveitis. Usunan magkaya nga sakit, doktor? Paminaw, narayal ka namang makan sa sakit. Ayaw mong tambal, ilisang tagatuog ka ng injectables. Huwag ato sa eraser. Sige, dok. Basta nga, mabalik rin sa normal kini akong mga mata. 12 Dok, ngayon mo na eh. Doktor, nabuta lagi hinoon ang right nga mata sa kumpana. Imbis nga na laser na hinoon.
gibuhat ko kutob sa kumay mo. Apan, sa akong paglisal sa iyong right eye, close na ang pupil ini. Huwag ang iyong left eye, happy to sa mag-close ang pupil ini. Mabalik ka na ang hinungdan. Nagsinig, huwag mata ko. Mao na lang magkakit ng gamay. Pero hanap na sa uso mo may tamaw na ko. Bumuta ba ang duha ko ka mga mata? Mao ba? May usa ka espesyalista ang doktor nga nitanya kila ko. Yag ko musugot ko, iyang injeksyonan o steroid ala akong mga mata. O gapaniguro niya nga, back to normal na akong mga mata. O galing lang kay labihang mahala. Pabayaran ko niya 30 mil pesos. Aga ko mga pangtana, mauling musulong. Unang pangtana. Sige na pagbigda tungod kay lahat naman kayo ang akong pananaw o magsige kong suka. O sumay tambang na maayo kong tumaron. Aron, dili ko mag-antos o maayo. Ikanawang pangtana. Kung sa maling glaucoma with libyantes, naglibok man ang mga doktor na Risdabaw kung kung sa nagsakita, diin ko limakuna. O sa hinunggan na nataptanong ko ini, dinakaani sa akong arthritis? Ikatulong pangtana. Maglakaw ko, murag hubog. Nagduda ko nga may deprensya tingali ang akong spinal cord padulong sa akong magpanglipon ko. Negative ang result sa akong CT scan. Kailang akong sakit tungod ba ni sa akong pagpugros sa pag-alsa sa barbel na 60 kilos? O sumatambala ang may kong tumarin? Aron ko, mamaayo na. Ikaw pa ito katapusan ko matana. Tinuod ba na kung ma-injeksyonan ko o steroid, kiling ako mga mata, dili na mag-blurred o manormal na ang akong pananaw. Kiling right eye na ko, 3 times lang na-operahan o na-laser. Kiling wana ko, wata ma-laser. Pero sige pag-apon kong tumal sa akong mga tambal. Wak na kinis side effect. Dugay na rin akong nag-inom ng mga tambala. Palihog, tabang ng tambagi ko. Dagang salamat. Kiling na akong suluran. Mga ikso na itong sawaan ang suglano ni Mark, 49 years old, Minyo, taga Davao City. Apan sa dili. Ikaw, Mark, nagtrabaho isip security guard, tuig ka to 2005. Dili magsugod ang imong suliran, upat na katuig milabay, gikan karon. Netong tumura, katugon ka, haron ma matangit ka sa hingpit, mipunit kang barbel nga balor og 60 kilograms, 60 kilogramos. Imong gialsa ang barbel, aron sa hingpit ang imong lawas, makabaton og kadasig, kay lagi padung ka na sa duty og medyo katugon ka. Apan sakalit lamang, mikurog ka, gisingot, o ang imong feeling mura kang hubog, kay nagwandog-wandog man ka. Ang laing problema mi tungaw niya itong tungura, ang imong mata, nagluha, napuwa, dili na mamuhunong ang pagluha. Dinhini tabo ang imong wa nga mata nga nagpuwa o nagluha. Mius-usap ang imong pananaw. Mihanap, napugos ka og adto ang doktor. Og matod sa doktor, aduna kay glaucoma. Og ang imong immediate nga problema, mao nga grabe ang lambad sa imong ulo. Di ka kasabot ngano kini. Unya ang doktor miingon nga kini, glaucoma, og dunay uveitis. Kining uveitis, dunay infeksyon sa cornea, lahos sa iris, lahos sa ciliary body o kanang gitawag natong choroid. Kining iris, ciliary body o choroid, mauni siya'y nagda sa cornea. Kanang cornea, nalas atubangan nga bahin sa imong mata. O kining cornea, iris o ciliary body o choroid, ang likod ani, mao ang lente sa mata. Timanan na to, nga kanang linti sa mata, muna'y mudakop o hayag aron makakita ka. Tungod kay mius-us o mihanap gayon ang imong tuo nga mata, napungos ang doktor pag laser nimo. Katulo ka gayon ki laser. Apan naunsa pang pagkaunsaa, nga nabuta man ang imong tuo nga mata. Tungod ni ani, nag-uol ka o mibalik ka sa doktor. O miingon ang doktor nga, sulayan atong injection o steroid kanang imong mata nga nabuta. Apan mahal ang injection kay 30 mil ang injection. O baton sa doktor, ang imong pupil sa tuo nga bahin nasira na maunang nabuta ka. O ang imong wa nga bahin nga pupil hapit na sab musira. Kini ang kahimtang sa atong sindir nga si Mark, 49 years old, apan sayo kayo nga midasbag kaniya ang suliran sa glaucoma. Ang glaucoma o sa kamatang sa sakit nga masirado ang agianan sa mga luha o magpunay gayon o tuo ang luha. O musaka ang intraocular pressure, kanang pressure sa parong sa imong kalimutan.
mo tao musaka. Ngano musaka man kay sirado naman ang agianan sa mga luha. Kaning atong mata sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa batag segundo, gihugasan kining atong eyeball, atong kalimutaw, o tears, kay doon na may tear gland sa atong mata. Kung masirado ang mga tear gland, dinhi magsugod ang glaucoma. Tungod kay manirado na ang mga kanal nga agianan sa tear gland, musaka ang pressure sa eyeball. O kini ang kapasikaran, ngano nga labat kaayo ang imong ulo mar. Kay ang imong intraocular pressure sa imong mata, nag-anam gayod o kataas ang intraocular pressure. Tungod kay ang optic nerve konektado sa utok, kini ang tinugdan sa imong paglipom, pagbarag o paglabad sa imong ulo. Kini ang akong agisaysay, lakbitsaysay sa imong reklamo, Mark. Pangutana, Doktora, nga nung diin man ko makasagap o glaucoma, hilabihang labara ang akong ulo o magpunay rabakog soka. Ang glaucoma, Mark, kaliwat sa imong genetic factor sa imong chromosome, nakasagap ka sa bad genes, bati nga kromosom, kay nagbitbit man sa sakit nga glaucoma. Doon na sa'y glaucoma nga gikan sa bunog sa mata. Doon na sa'y glaucoma nga gikan sa infeksyon. Apan kining imong matang, atong matawag ka ni nga murag hereditary. Kay 49 years old ka pa, buta ka na tungod sa glaucoma. Ang paglabat sa imong ulo, tungod kay misaka ang imong intraocular pressure. Unsa man ning intraocular pressure. Tungod kay nanirado ang kanal, ang tear gland sa imong mata, wala nay agianan sa tubig nga magpunay hapyon ug limpyo sa kalimutaw. Tungod ni ani